Sa patuloy na pagdami ng campaign materials, tatlong araw bago ang May 9 elections, nagsagawa ng operasyon ang Department of Environment and Natural Resources upang tanggalin ang campaign materials at iba pang paraphernalias na ikinabit at pinako sa mga puno sa buong bansa. Ayon kay DNR Acting Secretary Jim Salmpolna, inaasahan na ng DNR ang pagdami ng mga makukolektang illegal campaign materials ilang araw bago ang eleksyon, kasunod ng pagbaklas sa 114,664 pieces at 2,050 kilos ng mga campaign materials na ikinabit sa mga puno. Binigyan din ni Salmpolna na may inilagay naman na common poster areas ang Commission on Elections at hindi kabilang dito ang mga puno. Binalaan din ng DNR chief ang mga violators na maaaring maharap sa sanksyon, hindi lamang kaugnay sa election-related laws bagkus maging sa environmental laws. Sa ulat na nagmula sa DNR field offices, ang mga rehiyon ng 9, 3 at 5 ang may pinakamaraming nakumpiskang materyales, kung saan aabot ito sa 21,650 pieces, 19,646 at 18,950 campaign materials ayon sa pagkakasunod. Base sa nakasaad sa Republic Act RA 3571, mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol, pagsira o pagsugat sa mga puno, flowering plants, shrubs o plants of scenic value na makikita sa mga pampublikong kalsada, plaza, parks, school premises o sa alinmang public pleasure grounds. Nakasaad din sa Section 3 ng Presidential Decree Number 953, ang sinumang lalabag dito ay maaaring maparusahan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakabilanggo o multang hindi bababa sa 500 pesos at hindi naman lalampas sa 5,000 pesos o parehas na kaparusahan. Samantala, pinuri naman ni Salmpolna ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamamagitan ng pagsusumbong sa COMELEC at sa DNR, sa pamamagitan ng social media at text messages, at hinikayat ang mga ito na kuhanan ng litrato o video ang mga lumalabag. Ang DNR, COMELEC at Department of the Interior and Local Government ay lumagda sa Joint Memorandum Circular No. 2010-01 noong March 30, 2010 na nag-atas sa mga political parties, kabilang na dito ang party list groups at maging ang mga individual na kandidato, na ipatupad ang provision ng RA 9006 o ang Fair Elections Act of at RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management of 2000. Ang JMC 2010-01 ay nananawagan na bawasan ang bilang ng basura sa araw at pagkatapos ng eleksyon, gumamit ng recyclable at reusable materials para sa produksyon ng eco-friendly items at bigyan ng proteksyon ang mga puno sa pagkasira dahil sa pagpako o paglalagay ng campaign materials. Aniya, patuloy ang DNR sa pagpapaalala sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na maging responsable sa pagkakabit at tamang pagtatapon ng election campaign materials. Hinikayat din ng kalihim ang mga ito na maging modelo ng responsableng pamumuno sa kanilang pangampanya. Ang mga nakumpiskang materials na karamihan ay mga tarpaulin ay ibibigay sa environment groups tulad ng Eco-Waste Coalition, at katulad pa nitong grupo na nagre-recycle ng mga materyales para mapakinabangan tulad ng bags at school supplies. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.